Prestige. Oras sa mga puluhan, mga bangga. Meron tayo. Oy. Oy. 12:35 na pala. Good morning. Ayan. Excited na ba kayo? Dapat excited na kayo. Excited na ako eh, ha? Oh. Sa concert namin ni GK. Si GK ba excited na o kinakabahan? Ako kinakabahan ako, pero excited ako for Gandang Kara. Oo, oh, mga pangga. Ako, I am very, very vocal with that. Excited ako for GK. Oh. She deserves this concert. So, hello po sa lahat ng mga ano, sa lahat ng mga bibiling ticket. Go to ticketnet.com.ph, diba? You can come over to the booth. Pwede mo bilhin ticket dito. Pag naka-air ako, naka-air sa GK. Or you can go to Ticketnet outlets sa mga malls. Alright? Uyan na ba, Benda? After po na show ko, mga pangga, magpe-premiere ako ng ano, ng isang vlog ulit. Kasama ko si Gandang Kara. Ha? Oo. Manood kayo mamaya, okay? Manood kayo, parang awa nyo na, ha? Oh. After na show lang, ha? Oh. So, maya-maya ng konti. Pero siya tumawag, tumawag pa kayo. Nag-sisipag yata si, ano, si Penda ngayon. Oh. Gusto daw niya mag-caller pa. Bango Diyo, hindi mo siya magpapa. Ako nung magpapayo, kumukuha ng caller, parang sira. Ha? Oo. Oh. Ha? Ha? Teka ka. Ha? Ha? Sinong nanay mo, ha? Sinong tatay mo? 721-2429 if you wanna call. If not, then we're going home. At mag-premier po ako, mga pangga. With Gandang Kara. So, maya-maya lang ng bagya. 721-2429 721-2429 721-2429 Tawag na, dali na. Kung wala, eh di uuwi tayo. Ay nako. Hello sa mga nakaanta ba? Sabi niya nakalakarin niya siya on September 20, pangga. Uy, talaga. Ah. Oh my God, really? Aww. (laughs) 721-2429 na wala yung caller natin pero may tumatawag ngayon. Someone is calling right now. And when I die, I keep on living. You'll always have my heart to be here with you. I'll be your angel above in heaven. Tarararararan, tarararararan. Tawag, ano, wala na yung caller natin, ha? Oh, wala na naman. Kaya pag tumatawag, ba't nahihiya kayo? Ba't nyo binababa yung telepono? Why oh why? Yeah, may caller tayo. Si Jessa. Nasa kabilang linya. Kala ko ikaw ay akin. Oh, may bago akong vlog. After ng premiere ko, may isa pa akong vlog, mga pangga. Oh. Antayin nyo yun, ha? May ginawa na naman tong si Gandang Kara kasabot si Doc Clarence. Oh! Kung ko dyan, muntik na nila akong ma-shave. Pero secret muna, ha? Oo nga. Oh, si Doc Clarence, ano eh? Sosyo sa pagmaprank eh, ha? Oh.
Maraming salamat nga pala kay Doc Lawrence of Anti-Aging Slimming and Dermatology Center, matagpuan sa Mila Holdings Building dyan sa Jupiter Street sa Makati. Alright, so maraming salamat, Doc Lawrence. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much to you. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Anong oo? We have a caller. We have Jessa na sa kabilang linya. Jessa! Hello po. Lungkot mo naman? Kinakabahan ako, grabe. Ibang tao, pag nakikita ko, masayang-masaya kasi alam, magkakabiruan. Tapos ikaw, malungkot ka. Bakit? Ano ba yung daanan mo? Hindi ako malungkot. Ha? Sa office po kasi ako. Nasaan ka? Nasa office. Nasa office ka? Opo. Anong trabaho mo? Assistant accountant. Assistant accountant ka? Magbulungan na lang tayo para mabusit sila lahat sa akin. Sorry, hindi naman ako nakikinig. Dikit mo sa labit, kulungin mo ng kamay. Maririnig ka naman namin. Effortan mo lang konti. Anong oras pasok mo? Midship po. Ano? 5 to 2. Ah, 5 to 2. Uwi ka na, malapit na. May asawa ka na, Jessa? Opo. Masakit ulo? Masakit ulo niya? Masakit ulo ko. Siya, pag-uusapan natin? Ah. Ha? Oo. Ilan ang anak nyo? Dalawa. Kailan kayo lang nag-kiss? More than 1 year ago. Ah, hindi kayo okay. Alam mo yung mga basa yan. Kasi ano yan, yung mga romantic gestures yan na kahit magkaaway, ginagawa dapat. Eh. Tama, no? Tama. Oo. Sige, kwento. Ano, tatanong ko lang kung tama ba yung ginawa ko. Okay, tama. Thank you for calling. Ano, joke lang. Sige, tuloy. Kasi iniwan ko siya. Ate, lakasan mo. Konting effort. Radyo kasi to. Kasi iniwan ko siya. Ah. Feeling ko nakikinig siya. Anong dahilan? Ba't mo iniwan? Domestic violence. Sinasapak. Of all kinds. Sinasapak ka? Congratulations. Hindi directly. Tapos na kwento. Tama. Alam ka naman mali. Di sira ako loko pag sinabi kang mali. Diba? Kasi dapat hindi ko siya iwanan. Kasi yan. Yung lumaki kasi ako mag-isa sa gusto ko yung buong pamilya. Eh, kung yun lang ang dahilan mo, why you stay with someone, ate, it's the wrong reason. Thank you. May alam, makilala ko mga ganyan, yung mga nagpapatayan na sa bahay, pero ayoko kasi lumaking broken family, yung mga anak ko, gusto ko nakikita nila na buo yung family na men, pero dumudugo na putok na mukha. Malis ka na, ano ba? Hi. Diba, anong anak na, alangan naman, nandun ka pa. Diba? Oh, alam mo, we talk about this na very lightly na lang, no? Parang wala na lang, diba? Pero one... Okay na ako. Much better ako. Yan, because recovered ka na. Pero 1 year ago, it's a very serious issue sa'yo. Tama, mali? Tama, kasi pinagbantaan niya akong patayin at tinangkaan na din. Diba? Ganda, no? I-qualify natin to, ha? Alright. Sa isang relasyon, I'm not saying tama. I'm just saying it happens, okay? Don't get me wrong, please. At ilakasan mo lang ang konting bulong mo, ha? Kukulungin mo lang. I-effortan mo lang. Katsigayin natin to. For example, ganito, ano? Nag-aaway kayo mag-jowa, no? Yung jowa mo, namura mo. Hayop ka! Ha? Mamatay ka na! That nangyayari, tama? You don't mean that. Galit ka lang. Hindi ko sinasabing tama. Mali yun. Of course, mali yun. Tama, ha? Tama. Pero sinasabi mo yan, not because you want the person to die, but it's out of frustration. Tama, mali? Tama. Alright, now, iba kasi yung sinabi niya papatayin kita, mamatay ka na, may sinapak ka pang kasama. There's the intention. Na, kumbaga, nandun yung manifestation. Kapag, don't get me wrong, I am not saying may tama dun. Walang tama dun. It's human nature, di ba, to be angry. Outlet natin yan to release some fumes, di ba, sa katawan. No? Pero pag itinahin mo yan sa relasyon, ate, and every time that your husband gets mad at you for whatever reasons, okay? Mm-hmm. For whatever, I'm very, ano, specific with this, ha? For whatever reasons, alright? He's wrong. Now, on the other hand, gusto ko malaman sa'yo, ano dahilan ba't kayo naabot? Ano? Stubborn ka din ba?
Hindi. Ganun lang talaga siya. Parang okay. Oh, init tapos ang tayo. Ulo niya. Okay, ito na mga pangga. Ulitin ko. Hindi ko pinapangaturanan. Oo. Kaya ka tinatanong ate, hindi para ipindown ka. Kasi baka mamaya may ugali kang pwedeng baguhin. Baka mamaya may ugali ka, nagiging trigger niya. Hindi tama, hindi tama. Pero baka magal na may nagiging trigger niya, magjojowa ka ng iba, eh kung ganun pagkatao nun, di uulit lang sa'yo yan. So yung paghiwalay ninyo, kailangan may baguhin ka din. You have to change something. Kung feeling mo, salbahe lang talaga siya, demonyo lang talaga itong hype na to, congratulations na wala ka na sa buhay niya. Kung nakikinig siya ate, pakisabi sa kanya, demonyo siya. Hindi naman kasi ito yung first time na naghiwalay kami dahil dun sa same na ano. Meron ba siya pinagsasalosan, gano'n? Madalas pa siya nagsiselo. Wala kang ginawa kahit kailan? Wala po. Wala kang ka-text, wala siya nahuli. Wala. Wala nag-DM sa'yo. Mali ko nga, nagpakasal kami, ako pa nag-aya sa kanya para hindi na siya mag-isip ng masama. Ay, meron din siya pinakasama dati. Meron din silang dalawang anak. Tapos meron pang isa na may isa silang anak. Iniwan din siya kasi yun nga. Okay. Yan mo na. Pero kasi, alam, tama bang umasa ako na minsan na magkabalikan kami. Pero hinihintay ko kasi na persistent. Wait. You wanna go back to him? Hindi naman. Parang tinitingnan ko lang. Wala. Plastika na... You're asking that question because you are seriously entertaining the possibility. Tama, mali? Hindi you, ko naman ate, kinu-close na... No, it's either you like it or you don't. Okay? Sige. Okay? Sinasabi ko sa ito because... Diba kasi kung gusto mo, might as well gustuhin mo na. Now, ganito ano, people would say, huwag mo nang balikan yung hype na. Kaya lang tao tayo, no? As much as pwede ka namin turuan, if deep inside you, you think, di ba, that he is the only guy who can make this world a better place by just having him in your world. Hindi rin. Okay pala eh. Ba't babalik ka? Parang ang tanga. Hindi naman ko sinabi kung babalik. Baka. May kunin mo kayong betchin, penda. May betchinin ako. Ha? Hindi naman pala eh. Ate, alam mo kung wala nang joke lang yung betche na. Pero kung wala nang ano, wala nang dahilan. No, if tonight you're just here, you're calling the show because you just want to contemplate and entertain your what ifs. All right, it's not enough reason. Kaso kasi may problema. Ano 'yon? Nakasama mo. Yung family ko. Oh. Gusto siya. It's not their choice. Tapos, sabi ko nga minsan, hindi kasi ako lumaki kasi ang pamilya ko, sabi ko. Lakasin mo lang konti, please naman o. Sabi ko, hindi talaga ito, kalimutan ko na. Kahit minsan, paniwalaan nyo naman ako kasi hindi ako lumaki kasama sila, lumaki ako mag-isa. Walang bearing yan natin. Sabi ko, kahit pa lumaki ka sa kanila, it will always have to be your choice. Oo nga. Ah, okay. Sabi ko nga, kahit ngayon lang, paniwalaan nyo naman ako kasi hindi naman kayo yung nakaka-experience ng kung gaano kasakit. Well, it will take time for people to, di ba, lalo pamilya, di ba? Kasi, syempre, sa pamilya, feeling nila, meron silang say, tama? Mm-hmm. It will take time. It will take time for them, alright, to let you be. Ganyan eh. Kasi, alam mo, lahat tayo may opinion, ano? Lahat tayo may kanya-kanyang opinion. The curse and the beauty of having family members around, even sa atin, no? Feeling natin, yung opinion natin should matter kasi family member tayo. Na, ganun sila sa'yo. Alright? Okay po. Pero wala kang problema, huwag kang gumawa, baka gawang kita. Wala ka nang problema, gumagawa ka problema. Minsan kasi ginugulo niya ako. Tapos maraming friends na nagsasabi sa akin na lumipat na ang taba ako. Kaya lumipat ako. Tapos huwag sabihin yung address ko kasi hindi nagbabanta niya ako. Nagbabanta ka? Mm-hmm. Punta kang polis. Ah, polis mo. Kasi baka hindi na natakot sa'yo yan. Nakikinig ba yan? Minsan. O yan, samahan kita ha. Sa polis. Brad, kung nakikinig ka, ikaw ang dahilan, ba't kaya naghiwalay? I do not know. If there's another side of the story, alright? Ipagpalagay na natin, Jessa, okay? Na kunyari, wala naman yung pananakit na issue. Kunyari, wala. Pero you wake up one morning, ayaw mo na. Kalayaan mo na piliin kung saan ka magiging maligaya sa buhay na to.
we do this lifetime only once. Are you with me? Yes po. Ulitin ko ha. We do this lifetime only once. Minsan lang natin dadaanan tong lifetime na to. Tama mali? Tama. Okay. If you're going to make poor choices, lalo alam mo, these choices has been hurting you. And you know for a fact that there is a possibility that down the line, you're going to regret what you know, what you already know na mali ngayon at di mo pa tinama. Pagpatak mo ng 50 ate, you are going to regret that you did not do anything when you were 29. Tama. Okay? Mm-hmm. I want you to be free. File ka ng annulment. Medyo mahal, pero pag-ipunan. Salamat sa pagtawag, ha? Thank you po. Nakawan ako. Lagi ako nakikinig. Huwag kang makinig sa akin. Masasira gabi mo. Di kaya. Tapos ang ganda pa ng music niyo. Sa bagay. Iba din sa energy, no? Oo. Ang ganang buhay namin dito. Salamat sa pagtawag. May message ako sa kanya. Pwede. Oh, yan. Gusto ko yan. Sige. Oh, my God. Pangalanan ko na lang siya. Wag na, wag na, wag na, wag na, wag na. Wag na, wag na. Wag na, wag na. Ay, sige. Sorry kasi, sorry muna na, STG nga eh. Sorry kasi ano, sinukuan kita. Hindi ko na kasi kaya eh. Hindi na ako masaya. Kahit tawag nito, ayaw mo makipag-usap. Kapag may mali sa buhay mo, ako agad yung sinisisi mo. Kapag tinatanong kita kung nagpapadala ka ng pera doon sa dati mong mga anak, sasabihin maganda ko na mukha akong pera. Hindi naman. Tapos, sorry din kasi hindi ko tinapan yung pangako ko na hindi kita iiwanan. Son, I thank you kasi nung nag-aral pa ako hanggang nakagraduate ako, parang ikaw yung naging motivation ko kahit sinasaktan mo ko physically. Tsaka emotionally, psychologically, pero kinaya ko yun. Tapos, goodbye. Siguro, sana, hindi na ako matempo bumalik sa'yo kasi umalis na ako, tapos bumalik pa ako ulit. Sana makahanap ka ng taong kaya kang tanggapin at ipaglaban. At saka, kung darating man yun, sana tratuhin mo siya bilang tao. Hindi yung ipapaya kahit saan, kahit sa airport, kahit sa jeep. Ganun. Bigyan mo ng importante yung taong nagpapahalaga din sa'yo. Papahalagan mo yung taong nagpapahalaga din sa'yo. Kasi mahirap na makahanap ng ganun. Thank you kasi marami, thank you ulit kasi marami ako natutunan. Yan lang po. At ano ang gusto para sa akin? Ayun po, sana makahanap siya ng babaeng partner na hindi siya tumanda mag-isa kasi lahat ng anak niya wal malayo po sa kanya. Babies pa rin po umalis sa kanya. Sana makahanap siya ng babaeng makasama niya at iintindihan siya. Tsaka baguhin na sana niya yung ugali niya. Na kapag nanakit siya, lalo na pag nalasing. Tapos, lagi siyang tamang hinala. At saka, ito, pag nananakit kasi siya, pag nahimasmasan siya, sabihin niya, hindi na sinasadya. Lagi na lang ganun. Congratulations, you're no longer with her. With him. Thank you po. Life will be better. Diba, life will be better. Alam mo kung paano ko alam? Paano po? Because you started, diba, life to be better when you decided na makipag-iwalay sa kanya. Tama mali? Tama po. May sakit, may alaala kailangan kalimutan, nawasak ka ng kaunti, pumusta ka, diba? Pumusta ka, sumugal ka sa kasal, hindi nag-prosper, but it's not the end of the world. You are young, you're 29, you could fall in love again soon, and I hope the next guy will be the right guy. Sana po. Salamat sa pagtawag. Thank you po. Salamat, Jess. Dalaw kayo dito, ha? Sa booth. Unod kayo ng concert namin ni GK, okay? Kailan po yun? Ako, bahala ka nga dyan. Sa September 20 sa Crossroad gaganapin. Ticketnets, nandun yung ticket naman. Or Ticketnets outlets, okay? Okay.
May pasok kami nun eh. Eh, mag-resign ka na. Salamat sa pagtawag natin. Thank you. Thank you po. Si Jessa ng Pasig, mga pangga. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Thank you very much. Oy, magpapaalam na ako ha. Pagkatapos na pagkatapos ko, ha, mga pangga, sa programa ko, didiretso po ako ng YouTube. Naka-premiere na po ako. Okay? Naka-premiere na. So, right after I click I click my first song, napaalam dito. I'm going to the YouTube, diba, para ano? Para mag-premiere, ha? Para ma-upload ko na to. Oh, ito yung video na inahitan ako ng Gandang Karam. Hmm? O dyan? 7212429. Pangga, we are number 106.7 NRG FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo...